Magandang araw, CCF family. Ako po si Teacher Morris from NextGen at kasama natin ngayon si Pastor Marty Okaya para sa Sunday Fast Track. Pastor Marty, tama ba ang paniniwalang okay lang gawin ang gusto mo basta wala kang nasasaktang tao? Wala ba talagang epekto ang private sins natin sa iba? Actually, katulad nga na sinabi ko kanina, if you haven't heard yung message, lahat ng sins natin, may effect yan sa ibang tao. May effect yan sa family mo, may effect yan sa mga loved ones mo. So mali yung sabihin na, ay wala man o natatapakan, wala o naapektuhan dito. Hindi mo lang nakikita or hindi mo nakikita kaagad. Siyempre sa simula, parang walang effect. Pero eventually, as you continue doing the sin, makikita mo yung consequences niya. Kasi yung sin natin, it really affects other people and it also dishonors God. And once it dishonors God, may mga consequences yun. And pag na-experience mo na yung consequences, usually yung reaction mo sa consequences na yun, hindi rin nagiging okay. And yung reaction na yun, maapektuhan din yung ibang mga tao. So, our sins, whatever, however private that may be, has an effect to other people. Salamat, Pastor Marty. Ngayon yung sa pangalawang katanungan natin, nababayaran ba o nakocompensate ba ng dami ng kaalaman natin sa Biblia ang ating kakulangan sa pagsunod kay Kristo? Yung ibang mga tao, ganyan nga sila mag-isip ngayon na, mabait naman ako, ganito karami yung goodness ko, pero yung sins ko, ganito lang kakonte. Pero that's why sinabi ni Apostle Paul na sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, it's only by grace that we have been saved. Ito kasi yung requirement sa heaven, Morris. Ang requirement talaga ni God is perfection. Eh, sino bang perfect? I'm not perfect. Hindi ka lang perfect. Walang perfect sa mundong ito. Kaya nga namatay si Jesus. So kahit ang dami mong alam sa Bible, pag dumating ka sa harap ni Lord, kaya patay ka na, dumating ka kay Lord, hindi sa tanongin ni Lord, marami ka ba na memorize? Meron ka ba mga nabigyan ng tithes and offerings? Or anong pera mo? Nabigyan mo ba yung iba, ang tao? Hindi yun ang tatanong ni Lord. Ang tatanong ni Lord is, may relationship ka ba sa Kanya? Have you received Him in your heart as your Lord and Savior? Kasi grace ni God eh. Only Jesus paid for the penalty of our sin. And dahil binayaran ni Jesus yon, naging tama tayo sa mata ni Lord. Salamat, Pastor Marty. At para sa ating huling katanungan, paano natin maiiwasan ang spiritual pride, lalo na kung tingin natin ay mas marami tayong alam sa Biblia o kaya pag may taong nagkakasala? Well, kaya nga dapat lalo nating paalalahanan ang sarili natin ng grace ni Lord. Kasi once ma-realize mo na you don't deserve the love of God, yung death ni Jesus sa cross, na we deserve hell, we don't deserve all of this goodness, yun yung makakapag-iwas sa atin sa spiritual pride. Like ako, ang dami kong, pwede ako magmayabang na ganito yung alam ko, ito yung tapos ko, ito yung mga nabasa ko. But then when I look at my life and paano ko binago ni Lord, grabe yung grace niya. And once na-appreciate mo yung grace niya, it will teach you to be humble, it will teach you to be dependent on Him, and it will teach you to respond to Him in a submissive way. So yun. Salamat, Pastor Marty, sa pagsagot sa aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, we would like to invite you, join us po sa NextGen. We have our face-to-face kids church at the ground floor, CCF Center. Meron din po tayo sa Facebook Live. And also, we have yung small groups natin sa Zoom happening at the same time from 10 a.m. and we also have at 3 p.m. At dyan po nagtatapos ang ating Sunday Fast Track. God bless!